Hi, teachers and learners! Good day! I am Mr. Alvin C., one of the EdTech specialists serving you with happiness. In response to the United Nations Declaration of Paris in 2012 about the open educational resources, the Philippines' basic education is ready to fulfill its promise to make learning accessible and give equal opportunity to every Filipino. This is the birth of the DepEd Commons to bridge the gaps of having adequate available resources with the aid of ICT equipment and infrastructure. The DepEd Commons was a flagship project headed by the Undersecretary for Administration, Alain Del B. Pascual, and Director IV of the Information and Communication Technology Service, Abram Y.C. Abanil. DepEd Commons serves as an online education delivery platform of the department where learning resources, online review materials, and open educational resources or OERs made by educators are available, easily accessed, and where resources can be modified without having to reprint when such materials necessitate revisions or improvement. In cooperation with the Department of Information and Communication Technology, or DICT, National Telecommunication Commissions, or NTC, SMART, PLDT, and Globe, we can use the DepEd Commons for free, even without the data load or credits. It's more convenient to learn and study 24/7 in the comfort of your own home. The interface of the system is simple and yet very direct to immediately show the needed materials, which can be downloaded or viewed via a browser. Continuous enhancement and development were catered to showcase the abrupt needs of the end users. With the demands of technology in education, the DepEd Commons became top 4 as the most trending search in Google in year 2020. Aside from that, DepEd Commons ranked number 1 in the most searched topic under the education category in our country in the same year. The DepEd Commons has a total number of 15,190,182 unique users since it was first launched in March 2020. Today, you will see thousands of learning resources in the system to support the blended learning modalities of the department. In addition, the bright future of DepEd Commons will continuously shine as we embark and empower the public school teachers in creating world-class teaching and learning resources such as electronic books or e-books, digital magazine and worksheets, interactive online games, self-developed Android applications, instructional and tutorial video contents, and other emerging technology tools. As a support system in the online modalities, the use of learning management system is taking into shape. The DepEd LMS is an e-learning platform initiated by the ICTS to help and support the teaching and learning process in the controlled online environment. It was created to work concertedly with the DepEd Commons. Amongst the advantages of using the DepEd LMS are as follows. First, it is cost-effective. The courseware allows participants to access it in their own free time and reduces travel expenses, accommodation costs, and professional fees. Learning while watching the instructional aided materials enhances the soft skills of participants by doing the hands-on activity as requirement. In addition, a digital certificate with QR security code is automatically rewarded to a participant once a certain course is accomplished and completed. Second, consistency of training. The delivery and mastery of competencies is consistent since it is centralized, well-organized, and easy to navigate. It delivers a learning curve to all students by supplying a single source for content, course materials, and instruction with variation of activities that will enhance the skills of end users. Third, it easily tracks learners' progress and performance.
It has the capability to allow DepEd to easily generate and consolidate training reports in all overall perspective. By utilizing the e-learning courses or online trainings, trainers can easily track goals, progress, knowledge gains, and determine who have completed the course or who needs assistance and help. The Department of Education internally developed an in-house learning management system, namely the Professional Development LMS or PDLMS, used for professional growth and capacity building for teacher and non-teaching personnel, which is not limited to public school teachers. It is also available to private school teachers and even college or university professors. On the other hand, the DepEd Regional LMS or DLMS is intended exclusively for public school teachers and students within their regions and divisions to support the blended learning modalities in delivering quality instruction. To learn more and have a feel of ease in using this innovative system, kindly visit commons.deped.gov.ph for DepEd Commons, trainings.deped.gov.ph for DepEd PDLMS, and lms.deped.gov.ph for DepEd Regional LMS. We will continue to innovate and transform the Philippine basic education in its target glory. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating tutorial session dito sa Itulay. Ako si Tutor Mark na magtuturo sa inyo at gagabayan kayo para sa ating paksa dito sa Filipino 5. Kaya kung kayo ay handa na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, papel o kwaderno, pati na rin ang inyong ginagamit na self-learning module. Kaya sa mga participants natin na naka-tune in ngayon, gaya ni Rachel Joyce B2, Nick Nix, Ena Erica Galang, Christine Laksina, Kevin Neil Pastor, at sa lahat ng mga nakatutok, pwede rin na nasa Facebook o nasa YouTube, ihanda na ang mga sarili dahil atin ang sisimulan ang ating Quarter 4, Week 2 lesson para sa Filipino 5. Mga bata, ang ating tatalakayin sa linggong ito ay ang paksang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinggang balita at pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Sa madaling salita, ang ating kinakailangan lamang na gawin dito ay makabuo ng tamang konsepto kung paano tayo tutugon o sasagot ayon sa iba't ibang uri ng pangungusap na ating tatalakayin. At narito ang self-learning module na ating ginamit na mula po sa SDO Negros Oriental. Ngunit gaya lagi ng aking binabanggit, huwag mag-alala dahil pare-pareho naman ang paksa natin dahil ito ay naaayon sa ating MELT calendar. Ngayon,
tingnan ang ating sumusunod na layunin. Sa pagtatapos ng ating online tutorial, mga bata, inaasahang ikaw ay una, nagagamit mo ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinggang balita. At nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Para lubos natin itong maunawaan, dumako na tayo sa ating aralin. Ang pangungusap ay mga lipon ng salita na may buong diwa. Binubuo ito ng tinatawag natin na simuno at ng panaguri. Binubuo ito ng panglahat na sangkap. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa isang panapos na bantas. Tayo ay may mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Maaari nyo itong isulat sa inyong papel o kwaderno, mga bata. Umpisa natin sa pasalaysay o paturol. Pangalawa ay ang patanong. Pangatlo, ang padamdam. Pang-apat ang pautos. At panglima ay ang pakiusap. Ating basahin ng sabay-sabay ang limang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Isa, dalawa, tatlo. Pasalaysay o paturol. Patanong. Padamdam. Pautos. At pakiusap. Para lubos ninyong maunawaan ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng pangungusap na ito ayon sa gamit, ating simulan sa isang pangungusap na pasalaysay o ang paturol. Ito ang pangungusap na nagsasalaysay ng katotohanan o pangyayari. Sa madaling salita, mga bata, ito yung laging nating nababanggit para lang tayong nagkukwento. At lagi itong nagtatapos sa isang tuldo. Halimbawa, maraming tao ang nagkasakit dahil sa COVID-19. Isa pang halimbawa, ang daigdig ay ang tanging planetang may buhay. Mga mag-aaral, nais kong isipin ninyo ng mabuti at tandaan na ang pangungusap na pasalaysay ay nagkukwento at nagsasalaysay ng isang katotohanan o pangyayari na nagtatapos sa isang tuldo. Gaya ng aking halimbawa rito, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng pangungusap na pasalaysay, i-type ito ngayon at aking babanggitin ang inyong ginawang o isinulat o itinype na pangungusap na pasalaysay. Tandaan, ito ay nagtatapos sa isang tuldo. Halimbawa, kung akong tatanungin, ang mga mag-aaral ay kinakailangan magsipag sa kanilang ginagawang pagsagot sa mga talakayan para sila ay pumasa sa kanilang gawain. Sa ganitong aspekto, ating ipinapakita na tayo ay para lamang nagkukwento. Maaari rin na ang ating bubuing pasalaysay ay pumunta ako sa tindahan para bumili ng makakain. O diba? Sa simpleng para na ito, nagkukwento lang tayo at nagpapahayag tayo ng isang klase ng katotohanan. Now, let me read your sentences. Ayon kay Jezreel Regis, kami ay nananatili lamang sa bahay dahil ngayon ay may pandemya. Magaling! Tama ang iyong itinype na kasagutan. Ayon naman kay Ena Erica Galang, ang mga frontliners ay kahanga-hanga. Napakahusay. Tandaan, ang isang pangungusap na pasalaysay ay nagbibigay sa atin ng parang nagkukwento lamang na konsepto. Ito ay nagtatapos sa isang tuldo. Bilang isa pang halimbawa, ayon kay Natasha Arcangel, araw-araw akong nanonood ng Itulay kasama ang aking ate. Napakagaling. Kaya kung kayo ay nakakuha rin o nakasulat o nakagawa ng inyong sariling pangungusap na pasalaysay, hit like or heart. Dumako tayo sa susunod na halimbawa. Ito ay ang pangungusap na patanong. Ito ay pangungusap na nag-uusisa tungkol sa isang katotohanan o pangyayari. Sa madaling salita, nagtatanong. Ito ay gumagamit ng tandang pananong sa kanyang huliang bahagi. Ito ang bantas na ginagamit dito. Halimbawa, saang bansa unang nagsimula ang sakit na COVID-19? Isa pang halimbawa, ilan ang nagkasakit sa Pilipinas dahil sa COVID-19? Lahat ng ito, kapag tinukoy natin ang patanong, tandaan, gagamit tayo ng question mark o tandang pananong
nagtatanong ang pangungusap na ito na nangangailangan ng isang kasagutan. Online, maaari na kayong magbigay ng isang pangungusap na patanong. Kung inyong papansinin sa unang bahagi nito, ay gumagamit tayo ng tinatawag natin na mga salitang ginagamit sa pagtatanong, gaya ng ano, sino, saan, alin, ilan, bakit, at marami pang iba. Basahin natin ang ibinigay na kasagutan ng ating mga mag-aaral online. Ayon kay Clea Espiritu, ilan na ang namatay sa COVID-19 sa Pilipinas? Okay, tama? Ayon naman kay Christian Laksina, kailan kaya matatapos ang pandemyang ito? Ang sagot naman na ibinigay ni Maricar Ocampo, ano ang pangalan mo? Ayon naman kay Cathy David De Vera, sino-sino ang mga tutors sa Itulay? Napakagaling ng inyong mga ibinigay na halimbawa. Tandaan, gumagamit ng tandang pananong ang pangungusap na ito. Ito ay naghahayag o nagsasabi ng pag-uusisa para sa isang katotohanan o pangyayari. Dumako tayo sa pangatlo. Ito ang tinatawag nating padamdam. Ito ay pangungusap na nagsasabi ng isang matinding damdamin o emosyon gaya ng pagkatuwa, lungkot, pagkagulat, paghanga, panghihinayang, at iba pa. Ito ay gumagamit ng tinatawag natin na tandang padamdam. I want to correct this. Sa spelling natin ng tandang padamdam ay P-A-D-A-M-D-A-M. Okay, mamaya i-correct ko yan. So, ang correct spelling natin dito, dapat ito po ay letrang D. Okay, letrang D dapat yan. Hindi yan letrang N. So, ang tandang padamdam o ang exclamation point ay nagpapahayag ng isang expression o damdamin. Tignan ang pangungusap na ito. Ay, tama pala ang sagot ko. Ang ekspresyon na ginamit dito ay, na ginamitan ng tandang padamdam na nagpapahayag marahil ng pagkabigla, pagkagulat, at marami pang ibang ekspresyon. Sa isang halimbawa naman, naku, mayroong sunog sa kabilang kalye, nagpapahayag ng pag-aalala. At kung sakaling ikaw ay natataranta at nangangailangan ng tulong, pwede mong sabihin ang saklolo at gumagamit ng tandang padamdam. Mga bata, ang padamdam na pangungusap ay nagpapahayag ng isang emosyon. Kung ang emosyon o ekspresyon ay nilalagyan natin ng tandang padamdam, sa hulihang bahagi naman ito ay gumagamit tayo ng tuldok. Iwasan natin ang paggamit ng tandang padamdam sa dulo ng isang pangungusap na hindi naman nagpapakita ng ekspresyon. Tandaan, ang pangungusap na padamdam ay nilalagyan ng tandang padamdam ngunit para sa kanyang ekspresyon, hindi para sa hulihan ng isang pangungusap. Kaya tignan ito, ay tandang padamdam. Tama pala ang sagot ko, tuldok. Gawin itong practice mga bata, nilalagyan natin ng exclamation point o tandang padamdam ang emosyong bahagi o ang nagpapahayag ng ekspresyon sa isang pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na binigay naman ni Maricar Revel Ocampo, naku, marami nang namatay sa COVID-19. Tandaan ha, pag nagsulat tayo ng pangungusap, pagkatapos ng ating ekspresyon, sinusundan ito ng malaking titik. Tignan nyo, naku, mayroong, yung salitang mayroong hindi ito naka-small letter M. Yan ay naka-capitalize. So after the expression, make it in capital format. Basahin naman natin ang sagot ni Natasha Arcangel. Ayon sa kanya, wow, kahanga-hanga naman ang iyong angking talento. Napakaganda ng iyong pangungusap. Kaya mga bata, tandaan, sa pagsulat ng padamdam na pangungusap, iwasan natin ang paglalagay ng exclamation point sa kaisipan ng pangungusap gaya ng nasa dulo nito. Ang nilalagyan lang natin ng tandang padamdam ay yung ekspresyong ibinahagi sa ating pangungusap. At bilang isang halimbawa pa, ayon kay Ena Erica Galang, grabe, ang daming nahawa sa sakit na COVID-19. Napakahusay. Ngayon, dumako tayo sa susunod na bahagi. Ang pang-apat ay ang tinatawag nating pautos na pangungusap.
Ito ay nagpapahayag ng obligasyong dapat tuparin at gumagamit ng tuldok. Sa madaling salita mga bata, inuobliga kang gawin ang isang bagay, inuutusan ka. At kapag ikaw ay nautusan, ganon ang pahayag nito sa isang pangungusap, yan ay isang pautos. Halimbawa, mag-aral kang mabuti. Hindi ba't pag sinabi sa iyo ito, inuutusan kang mag-aral? Sa ikalawang pangungusap, hugasan mo ang iyong mga kamay. Again, ito ay nag-uutos. Kinakailangan mga bata, masusi nating tignan ang pangungusap sapagkat gumagamit din ito ng tuldok. Huwag nating mamaliin ang konsepto na pag nakakita lang tayo ng tuldok ay pasalaysay na. That's a wrong concept. Mga bata, sikapin at unawaing mabuti ang mensahe ng pangungusap. Kapag ito ay nagsasalaysay o nagkukwento, yan ay paturol o pasalaysay. Ngunit kapag ito ay may impormasyon na nagsasabi ng pag-uutos o inuobliga kang gawin ang isang bagay o ang isang aksyon, yan ay pautos. Basahin natin ang halimbawa ni Pei Uriel. Maglinis ka na ng bahay. Sai Uriel, make sure na lagyan natin to ng bantas na tuldok ha. Tandaan, importanteng maglagay tayo ng bantas sa ating pangungusap. Kung walang bantas ito, maituturin natin na mali ang konsepto ng ating pangungusap. Dapat ito ay kompleto. Nakuha? Tingnan naman natin ang sagot ni Annalisa Lapus. Sabi niya, kunin mo ang libro. Napakahusay. Ayon naman sa sagot ni Kevin El Pastor, magsuot ka ng mask o facial mask. Magaling. Ayon naman kay Vanessa Alimurong, inay, pwede po ba ako tulungan sa aking takdang aralin? O, tignan natin ngayon yung pangungusap na ibinigay naman ni Vanessa Alimurong. Ito ba ay pautos? Tignan natin ha. Kung inyong mapapansin, gumamit siya ng magalang na pananalita. At bukod doon ay para itong nagtatanong. Kung ganito ang paraan na merong pagpapahayag ng pakiusap, yan ang tinatawag natin na panglimang uri ng pangungusap. Hindi yan magiging pautos, Vanessa, sapagkat kapag tayo ay gumamit ng magalang na pananalita, yan ay napupunta sa tinatawag nating pakiusap, ang panglimang uri. Ito ay nagpapahayag ng pag-utos sa magalang na pamamaraan. Gumagamit ng mga salitang maaari, paki, at pwede. Gaya sa iyong halimbawa, inay, pwede po ba ako tulungan sa aking takdang aralin? Ikaw ay nakikiusap sa iyong nanay na tulungan ka. At dahil dito, yan ay nagiging isang pakiusap na pangungusap. Hindi nagiging pautos sapagkat gumamit tayo ng magalang na pananalita. Gumamit tayo ng salitang maaari, paki, at pwede. Ngunit ito ang inyong tatandaan. Ang isang pakiusap na pangungusap ay maaaring gumamit ng tuldok o ng isang tandang pananong. Tignan ang aking halimbawa. Pakiabot ng bag ko. Gumamit siya ng salitang paki na nakikiusap. Isa pang halimbawa, maaari po bang humiram ng ballpen mo? Ikaw ay nakikiusap sa kanya pero ang tanong mo ay hindi nagiging isang pangungusap na kailangan gamitan ng tuldok. Dahil ikaw ay nagsabi ng maaari po bang? Nagtatanong ka ngayon. Kaya tandaan, sa ating pangungusap na ito, pwede tayong gumamit ng tuldok o tandang pananong basta ito ay nagpapakita ng pag-utos sa magalang na pamamaraan. Ating basahin ang halimbawa ni Mendez Al. Sabi niya, pwede po ba akong bumili ng candy? Mendez Al, dahil tayo ay nagtatanong na nakikiusap, ang ating gagamitin na bantas ay question mark. Kagaya ng sagot ni Nives Malyari, pwede ba akong kumain ngayon? Napakagaling! Ayon naman kay Nicky Nix, pwede ko bang hiramin ang iyong lapis? Kung inyong nakikita, maaari tayong maka-encounter ng isang pakiusap na pangungusap na gumagamit ng tandang pananong. Ngunit, maaari rin ito na isang tuldok. Halimbawa, pakikuha mo nga ako ng maiinom
uhaw na ako. Yung mga ganitong klase ng pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Kagaya ng sagot ni Ena Erica Galang, pakiligpit ang mga laruan mo, nakikiusap ka. Gayun din kay Just Real Reggie, sabi niya, pakikuha nga ng wallet sa bag ko o makikikuha nga ng wallet sa bag ko. Sana ay naunawaan yung mga bata, yan ang ating limang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ang pasalaysay o patrol, ang patanong, ang padamdam, ang pautos, at ang pakiusap. Dumako tayo sa ating unang pagsasanay. Ako ay magbabanggit ng isang sitwasyon. At mula dito, ay pipiliin ninyo ang angkop na pangungusap para sa sitwasyon. Pagsasanay number one, napakinggan mo mula sa radyo na may paparating na napakalakas na bagyo sa ating bansa. Isa ang inyong lugar na matatamaan ng mata ng bagyo. Pinagsabihan ang lahat ng mamamayan na maghanda para maging ligtas sa panahon ng sakuna. Itong pangungusap o talatang ito ay isinulat ni Daisy N. Ragay at ating sagutin ang sumusunod na bilang. Piliin lamang kung ito ay A, B, C, o D. Number 1. Batay sa binasa, alin sa sumusunod na pangungusap ang maaari mong sabihin upang maisalaysay mo ng wasto ang balita? Take note, maisalaysay, maikwento. Piliin nga ang tamang pangungusap. A, alam nyo ba na may paparating na bagyo sa ating bansa? B, magsilikas na tayong lahat dahil may paparating na bagyo sa atin. C, huwag tayong maniwala sa mga balita dahil walang katotohanan iyon. O letrang D, ayon sa balita na narinig ko mula sa radyo, may paparating na napakalakas na bagyo sa ating bansa. Online, ano sa tingin ninyo ang pinakaakmang pangungusap na tutugon sa ating tanong sa item number 1? Letter A, letter B, letter C, o letter D? Take note, ang kanyang sinabi, upang maisalaysay mo, ikukwento mo. Ayon kay Cathy David De Vera, ang sagot niya ay letrang D. Ganon din kay Ena Erica Galang, Rian Herrera at Krishlyn Laksina. Very good. Letrang D ang ating sagot. Sapagkat ikaw ngayon ay magkukwento ayon sa iyong napakinggang balita. Tandaan, ang isang pasalaysay na pangungusap ay hindi nag-uutos. Ang unang pangungusap ay patanong. Ang pangalawang pangungusap ay pautos. Ang pangatlo naman na pangungusap ay nagsasabi rin ng pautos dahil sinasabi niyang huwag tayong maniwala sa mga balita. Inuutusan pa rin niya. Okay? Kaya naman ang naiiba ay ang ating item letter D na isang pangungusap na nagsasalaysay. Kaya kung ito ang inyong sagot, hit like or heart. Kaya kay Annalisa Lapus, ganun kay Alexia Patricia, binabati ko kayo dahil nakuha ninyo ang tamang sagot. Item number 2. Kung ikaw ay magtatanong ukol sa balita, aling pangungusap ang gagamitin mo? Take note ha, ang sabi ay, kung ikaw ay magtatanong, ano ang pinakaangkop na pangungusap? A, hala, paparating na ang napakalakas na bagyo. B, matulog kayo ng maaga para maaga kayong gumising. C, kailan dadating sa ating bansa ang napakalakas na bagyo? O item letter D, magsipaghanda tayong lahat dahil paparating na ang napakalakas na bagyo. Online, what is the correct answer? A, B, C, or D? Napakabilis sumagot ni Raymundo Sereno at Cy Oriel. Ayon sa kanila, letrang C. Magaling sapagkat yan lang ang pangungusap na patanong. Ang unang pangungusap ay padamdam. Ang pangalawang pangungusap o yun nasa letrang B ay isang pautos. Ang item number 3 ay patanong. At dito naman sa item letter D, yan din ay isang pautos na pangungusap. Kaya kung letrang C ang inyong sagot, gaya kay Maricar, Reville Ocampo, Annalisa Lapus at Shira Pamintuan at Nikki Nix, magaling, binabati ko kayo. We move on to item number 3. Paano mo uutusan ang iyong kapatid na maghanda para sa paparating na bagyo? Take note, uutusan mo ha?
yun ang ating hinahanap na pangusap, pautos. Ito ba ay A, hoy, matulog ka na. B, ilagay mo na sa isang bag ang mga delata at 5 kilong bigas dahil may paparating na napakalakas na bagyo. C, bakit maghahanda tayong lahat para sa paparating na bagyo sa atin? O letrang D, pumunta ka na sa tabing dagat at maglaro. Ano sa tingin ninyo mga bata ang pinakaangkop na sagot bilang paghahanda sa paparating na bagyo, ngunit ang sitwasyon ay uutusan mo ang iyong kapatid? Ayon kay Yunay Jaden, Ena Erica Galang, ang sabi nila, at kay Eunice Ranit, sabi nila, letrang B, magaling. Kung inyong mapapansin, ang letrang A ay isang padamdam. Tama ang sagot sa letrang B dahil ito ay isang pautos. Hindi wasto ang para sa letrang C dahil ito ay isang patanong. Oo nga't pautos ang item letter D, pero kung inyong titignan ang konsepto ng pangungusap, hindi naman paghahanda sa paparating na bagyo ang maglaro sa tabing dagat. Kaya naman, ang ating sagot ay letrang B. Kaya kay Nini Pineda, Clea Espiritu, ganun din kay Jaja Jimenez at Rochelle Oishi, tama ang inyong mga naging kasagutan. Item number 4. Dito na tayo sa pang-apat. Ano ang magiging reaction mo? Take note, i-correct natin to. Ano ang magiging reaction mo sa napakinggang balita? Okay? Ano daw ang reaction mo? Take note. Reaction. A. Naku, nakakatakot ang paparating na bagyo. B. Mga kapitbahay, alam nyo ba na ang balita ukol sa bagyo? Letter C. Gumising kayong lahat dahil may darating na mga pulis sa ating barangay. O letrang D. Aray, biglang sumakit ang aking ulo nang makita ko ang mga itim na ulap. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang pinakaakmang sagot sa item number 4 na nagpapakita ng iyong reaksyon dahil sa napakinggang balita? Ayon kay Sai Uriel at Ena Erica Galang, ganun din kay Krishlyn Laksina, letter A daw, magaling. Tama ang inyong sagot sapagkat sa item letter A, yan ay isang padamdam na pangungusap, nagpapahayag ng isang reaksyon o matinding emosyon o damdamin. Hindi kagaya sa item letter B na isang patanong na pangungusap. Sa item letter C naman, ito ay isang pautos na pangungusap. At sa item letter D, oo nga ito ay isang padamdam, ngunit nalalayo ito sa konsepto kung ano ang iyong magiging reaksyon sa napakinggang balita. Kaya sa mga sumagot ng letrang A, kagaya rin ni Maricar Revil Ocampo, Clea Espiritu, Joshua Iris Regis, binabati ko kayo dahil nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Dumako tayo sa panglimang bilang. Paano mo pakikiusapan ang iyong kaibigan na ayaw lisanin ang kanilang bahay? Batay sa ating sitwasyon na binanggit kanina. A. Lumikas na tayo dahil nasa panganib na ang ating mga buhay. B. Lilisanin mo na ang iyong bahay dahil napakalakas na ng bagyo. C. Maaari bang maglinis muna tayo ng bahay dahil wala pang bagyo? O letrang D. Maaari bang lisanin mo ang iyong bahay para ligtas ka sa paparating na bagyo? Take note, ang ating hinahanap dito ay pinakikiusapan mo ang iyong kaibigan na ayaw niyang lisanin kasi ang kanilang bahay. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Take note ha, nakikiusap ka. Hindi mo siya inuutusan. Ano ba ang ating sagot? A, B, C, or D? Challenging ang question number 5. Mga bata, pakinggan ang aking sinabi. Paano mo pakikiusapan? Hindi mo inuutusan. Nakikiusap ka. Ayon kay Jaja Jimenez at Ena Erica Galang, ganun din kay Ninya Pineda, ang sagot nila ay letrang D. Magaling! Nako, marami ako nakita na sumagot ng letrang A. Ipapaliwanag ko bakit hindi letrang A. Ang letrang A ay pautos. Lumikas sa tayo dahil nasa panganib na ang ating mga buhay. Inuutusan mo na siya. Hindi ka nakikiusap. Sa letrang B, padamdam o expression ito. Sa letrang C, patanong.
Pero itong letrang D, patanong din siya, pero ikaw ay nakikiusap. Hindi kagaya sa letrang C na yung maaari bang maglinis muna tayo ng bahay dahil wala pang bagyo, eh hindi nagpapakita ng konsepto na kailangan nilang lisanin ang bahay. Kaya ang pinakaakmang sagot ay letrang D. Kaya kay Vanessa Alimurong, Pei Uriel, ganun din kay Clea Espiritu at Grishel Joyce Bitu, binabati ko kayo dahil nakuha ninyo ang tama nating kasagutan. Na-perfect nyo ba ang pagsasanin number one? Kung opo, hit like or heart. Moving on, tandaan, meron tayong mga pamantayan sa pagsasalaysay ng ating napakinggang balita. Maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno. Una ay kawastuhan. Ang datos ay inilahad ng walang labis at walang kulang. Ibig sabihin mga bata, eksakto. Kinakailangan kapag tayo ay nagpahayag ng pagbabalita, dapat walang added information na dinagdag mo at hindi galing sa totoong pangyayari. Dahil hindi na yun magiging balita. Gumawa ka na ng peking pagbabalita. Kaya tandaan, ang pagsasalaysay sa ating napakinggang balita ay kinakailangan may kawastuhan. Kung ano ang nabanggit, siyang ating sasabihin. Walang dagdag, walang kulang. Ang ikalawa ay ang katimbangan. Inilalahad nito ang mga datos na walang kinikilingan sa anumang panig na sangkot. Sa madaling salita mga bata, kung alam natin na mali ang pananaw na sinasabi sa isang balita, ay hindi natin ito kino-cover up. Sinasabi lamang natin kung ano ang tama at wasto. Gaya nga ng sinasabi diba sa pagbabalita, walang kinikilingan, walang kinakampihan, serbisyong totoo lamang. At kapag sinabi ang ganong kataga, yan ay kinakailangan na maging isang eksakto at tamang pagbabalita. Para kapag ito ay isinalaysay na ng isang tao, maayos niya itong maikukwento at kung sakaling may mga katanungan, ay mabilis itong matutugunan. Dumako tayo sa pangatlo. Kinakailangan, ito ay makatotohanan, hindi kasinungalingan. Ang mga impormasyon ay tunay at aktwal at hindi gawa-gawa lamang. Narinig niyo na ba mga bata ang tawag na kwentong kutsero o yung kwentong barbero? Ang mga ito ay isang klase ng mga pahayag na hindi totoo, chismis lang. Pero importante na kapag tayo ay nakikinig ng isang balita at ito ay ating babanggitin o bibigyan ng pagsasalaysay, napakahalaga ang pagiging totoo. Napakahalaga na katotohanan ang ating babanggitin. At sa panghuling bahagi ay ang tinatawag natin na kaiklian. Ang mga datos ay inilahad ng derechahan at hindi maligoy. Parang kagaya mga bata sa pagbabalita, hindi ba't pag nanonood tayo tapos ang daming adlib na sinasabi ng reporter, di ba napapakamot tayo ng ulo o kaya natatawa tayo kasi naiiba ang paraan ng kanilang pagbabalita. Importante na kung ano ang balita, huwag nang paligoy-ligoy, straight to the point. Ibigay ito kaagad. At napakahalaga na kahit ito ay straight to the point, mapapaikli ito na buo ang konsepto. Sa lahat ng mga ito na akin nabanggit, ngayon ay kayang-kaya nyo nang bumuo ng iba't ibang klase ng pangungusap na magbibigay tugon sa isang balita o sa isang debate gaya ng aking ibinigay na halimbawa kanina. Kung nais ninyong ma-download ang presentasyong ito, ay maaari ninyong puntahan mamaya ang DepEd Commons at pwede ninyong makuha ang presentasyong ito at magamit sa inyong pagre-review. Sana ay naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin. Muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama para sa ating e-tulay tutorial session sa Filipino 5. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Kita-kits tayo sa susunod na linggo. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e-tulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon.
Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!